Ito siya. Ginawa akong design. So, this is what I do. This is the, how you call this? Cover. Then, this is the normal bedsheet cover. Then, I join together. I join them together. Para magmukha siyang tatawag doon. Basta ganito siya. Oh. Yan. Tatahiin ko siya. Yan. Yan ang aking malupit na sikreto. Kasi dito, tayo na siya. An Englishman with a sophisticated flair swept this small town girl off her feet. It was like love at first sight. I met him in September. Outside of Seattle. But just after their third anniversary, Judith's husband dropped. One, two, three, four, five. Pang six ito. Hindi ko pa tapos. Hindi ko pa gawin. Ito. Ito kasi malambot. Tapos pinagdudugli. Ganyan. Yeah, hey! I'm so happy. Ganito yung ginagawa ko. Sa aking mga bedsheet. Yan. Ito, tahi ko yan. Ayan, mga tahi ko. Last time. Ito. Ito kasi dati, ano na siya. Luma na siya. Ang gusto ko to kasi madulas. At saka, comfortable eh. Okay. Bumili ako ng the same na tela. No, ganito. Diba ganito lang naman yung nabibili natin na cover sa bed. Kadalasan ganyan lang siya. Yan. Ang ginagawa ko, ganito. Same yan sila na cover. Tag-isa nung dalawa kong anak na binata. Ang ginagawa ko, nilalagyan ko dito sa loob. Ayan. Di ba? Tapos pag nilagay mo sa bed, malambot. Kalimutan kong tawag nito eh. Hindi ko alam ano tawag. Kasi di ba kadalasan, tinatapon lang nila to, mga taga dito. Mga foreign na. Ito sa amin to. Naluma na lang kasi bago pa to hindi na nagkaganyan na lang dahil ano, hindi ginagamit. Ngayon, nilagyan ko ng ganito. Nilagyan ko ng ganyan. O, diba? Ako lang nagtahi. Ayun ko ano tawag dito. Nakalimutan ko lang. Halos lahat ganyan yung cover namin. Ito. Ito, paborito ko rin to. Yan. Diba? Diba? Yung dulo, dapat lalagyan ko ng garter. Pero ang ginagawa ko, tinatalian ko na lang. Not. Paborito ko rin to kasi ang ganda ng tela ko. Malambot. Hindi mainit. Pag bubili ka kasi ng ganito, mahal. Yung mga magagandang quality na cover sa bed, mahal. So ito, bagong ano ko din to, tahi. Basta yung mga tela, ito, nilamo, kinamay ko siya. Kasi kinatamad pa akong kunin yung sewing machine ko. Kasi nasa ilalim siya. So, tinahi ko muna siya. Tapos, yung nakuha ko na, dinoble, ano ko na siya. Dinoble ko na ng tahi. Tada! Tada! Diba? Yehey! Ganda kaya. Years. Pwede naman itahi pag wala kayong sewing machine. E ganito na lang. Kapayin nyo na lang. Kailang naman ganyan ang kulay kasi pag nilagay mo sa bed, nasa ilalim naman yan siya. Diba? May pampalit na ako dun sa luma. Kaya naman yung isang luma, ganito. Ah, ganito. Lumang luma na. Ito bago pa. Kasi mga ano to, mga tela na nakatago lang. Binigay sa akin nung kapitbahay ko dito. Yeah.
Ay, have this comforter. Extra comforter. Ang kakapal. Kasi may aircon. Malamig. You see? Tatahiin ko pa yan. Nagtingin-tingin ako nito sa mall. Ang mahal. Naabot ng 5,000. Lalo na yung mga ganitong may design. Mga, ano, embroidery. Ako lang nagtahiin yan. Kinamay ko nga lang to eh. Kasi tinatamad akong kunin yung sewing machine po sa ilalim. Tingnan mo. Alam mo. O, diba? Ayan. Kasi nabulok na. Kakagamit nung anak ko. Nung ano pa siya. Bata pa. Ngayon ayaw na niya to kasi maliit na sa kanya. Hindi nakasya. O, tingnan mo. Bulok na sa ilalim. O, diba? Kailangan gawin ng paraan. Tatahiin ko din to. Ito yung nagpapalambot dyan eh, ito. So, hahanap ako ng tela. Tatahiin ko siya. Para hindi ito magkalat. Yan. Tapos ito. Ito yung pantabak ko. Ito yung nilalabhan. Comforter to. Ito yung kumot. Ito naman, cover ng bed. So, kailangan magkadikit. Ito, hindi pwedeng magkadikit kasi lalabhan mo ito. Ito lang ang lalabhan ko. Tapos ito, minsan-minsan nilalabhan ko. Pakita ko dito sa anak ko, yung lalaki. Ganito siya, oh. Yun yung panganay ko. Tinahit ko lang din to. Ayan, oh. Ginamit ko kamay. So, ito. Kasi pink kasi siya. Binigay lang kasi din sa amin to. Pink. Ayaw ng anak ko gumamit ng pink. Kaya gumawa ako ng cover na blue. Oh, handmade ko lang. Tapos pinapasok sa loob. Ayan, oh, ganyan talaga pag mga lalaki. Hindi marunong mag-ayos ng higaan. Sana nag-idea kayo. Gusto, excited ako dito. Ito yung extra comforter namin para sa amin. Kasi isa lang yung comforter namin. Ito mayroon isa, extra. Ay, hindi ko kasi ito ginagamit kasi ano siya. Medyo manipis yung nasa loob. Ito. Manipis ito. Kailangan ko talaga siyang tahiin. Naka-lock dito para pag natutulog, hindi siya magsama-sama. I'm so happy. This is my achievement today. Katapos ko lang magluto. Now it's 4:25. Mga 5 p.m. Nag-playground kami mag-ina. Ang dami na. Yan yung lagayan ko. Dito yung mga comforter. Masikip na nga eh. Towel, punda. Ito binili ko sa Pilipinas. Sa ano ba yun? Isang gamitan lang. Sira agad. Matibay pa itong mga ginawa ko. Itong mga tinahit ko. Ito. Hindi ito. Sana ba yung binili ko? Ito, tinahit ko ito eh. Yan. Diba? Ito binili ko. Ito sa Pilipinas. Binili ko noong 2021. Nung umuwi ako. Mura lang kasi. 25 pesos. Tapos isang gamitan lang siya. Yan to. Manipis siya oh. Tsaka maliit. Nagkalat mo tuloy. Hello! Wala akong paglagyan. Kaya, ganito. Sarap magtahi na gamit ang sewing machine. Yan. So, this is comforter. Comforter siya. Ang mahal ng comforter. Tapos pag bumili ka ng mura, hindi maganda yung quality. Ano na lang. Mayroon lang akong telang maganda. Tapos yung nasa loob na parang malambot ang tawag doon. Iwan ko ba. Medyo manipis lang yung nasa loob niya. Kaya hindi siya ganun. Tapos maiksi yung nasa loob. Hindi siya ganun. Hindi siya pang king. Kaya hanggang dito lang siya sa dito. May sobra siya. Pero okay na rin yan. At least mayroon sa loob. Just be patient, darling. Okay? Be patient, baby. Ano
sewing a curtain. Ito siya. Medyo mahaba kasi ito. Tapos, nanginayang akong putulan siya dito kay pinutol. Yan. Bigay lang kasi ito. Tapos, yan, tinahi ko na siya. Kasi ano to, malapad dalawa, pinagdugtong. So, kahiya yung kamay ko. So, kahiya yung kamay ko. Hinati ko ulit. Tinanggal ko dito sa pinagdugtungan. Ayan o, nakikita nyo ba? Yan. Tapos ito yung tinahi ko. Hindi ko, ayoko siyang putulin, kaya ang ginawa ko ganito. Ayan o. Ayan. Ito siya. Ginawa kong design para umiksi. Yan. Yan ang pasukat ko. 11 inch yung gawa ko. 11. Nasaan na ba yun? 11 yan. See that? 11 hanggang dito. Ginawa kong design mula dito sa yung pagpapasukan ng ano dito. Bomb. Ano? Yung kahoy para masabit. Para nagkaroon siya ng design. Ito yung itsura. Oh, ang ganda. Yeah. O, diba? May design na siya. Ang ganda. Ang bongga. Ito iba, maano maganda yung quality ng cortina. Oh. Siyempre, ibang bansa, no? Yeah. Yay! Mami, so happy. Ito yung gamit ko. Ibal ko nang hindi nagamit. Ang dami ko yung mga sinulit. Tada! Lumaki na. Hindi kabuk na. I need this. And this one. This is Punda. 5 pieces pa lang yung natapos ko. Mayroon pa akong 10 natatapusin. Iba-ibang size. Kasi yung unang sa Pilipinas, maliit. Ito. Wow. Ako lang nagtuhi. Yan. Ano yan? 5 pieces. 1, 2, 3, 4, 5. Then ito, 4. Nirepair ko lang to. Kasi ano to, magkadugtong. Tapos hinati ko. Ano yung sobrang haba ng hinayang akong putulan kasi ano siya, makapal at maganda yung tela. Tingnan mo naman yan. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng design. Ganyan. Tada! Ganyan? Ganyan? Yay! Hey. Dito nilalagay yung ano ba yung sabitan? Diyan. Ibay, no? Ganda. Ganda na tela, oh. Hinayang akong putulan, kaya ganyan yung itsura niya. Yes! Diba? Nagkaroon ng design. Diba? Ang ganda. Tapos, andito pa yung aking ibang tatahiin. Hindi ko pa natapos. Madami pa akong gagawin, diba? Ayan, ang dami. Ay, nga muna! Napagod ako! And ito din, i-repair ko. Ang ganda ng brother from Japan. Pagbili ka ng sewing machine, ganitong brand. Tapos pag itatago nyo, hindi nyo nagagamitin, tinatamad na yun, lagyan nyo ng, ano tawag nun, oil? Yung oil yung nasa green, nilagyan ko yan ng oil para hindi kalawangin. Kaya nung ginamit ko ulit, very good pa siya. See? Dito, yung mga design, kung ano yung tahil na gusto mo. I'm using 11. Tapos ito, zigzag. Then here, actually, nag-ano lang ako, self-study sa YouTube. Ako nag-ano, aral. Pero gusto ko manahi. Ay, pahinga muna ako. Ang pagod ako. It is Mr. Bull. What's the matter, Mr. Bull? Where did the ball come out? Get back, Mr. Bull. And we draw your dick off. Oh, I'm afraid children can't ride tickers. Oh, we've been to Tickle World. Leave or back in. You know how to do that? Huh?
this international movement. I really tried to visualize, no one taught me this, pero visualize ko lang sarili ko as the best version of myself, yung confident, yung strong, the beautiful version of myself every day, every morning. Kasi mahaba. Inamin mo ba kayo sa Pilipinas? Hindi naman ganun kataas. Kadalas sa abog na matataas yung sarili.